So ayun guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-open line ng B315S-936. Credit nga pala to kay Sir Jerome Laliag dahil sa kanya galing to. Okay? So, yan. So, pa-subscribe na lang din ng channel for more upcoming video pa ng ating mga tutorial. So, papakita ko lang muna kung ano yung mga kailangan nating tools para makapag-open line ng modem. Ito yung mga kailangan nyo para makapag-open line. So, number one is, of course, yung screw. Yung pangbukas natin dun sa modem. Pangalawa is LAN cable or UPP cable. Magamitin din natin dun sa modem. Next is yung male-to-male cable or mag-DIY na lang kayo kung kaya yung sa parehas yung mga wire. Pwede may mabibili rin naman kayo sa Sid Arcane ng gantong klaseng cable. Basta male-to-male. Then next is ito, yung pang jumper natin. Ito siya. Ayan. Kahit anong pang jumper, basta semiconductor metal, pwede yan. So, ayan siya. Okay, guys. Yeah. So, ayan guys. So, first step na tayo sa pag-proceed ng pag-open line. So, first is i-jumper muna natin to, yung modem natin. So, hindi ko pa siya nabuksan. So, buksan muna natin. So, madali lang naman siya buksan, guys. So, kung galing sa globe mismo yung modem nyo, mapapansin nyo, meron pa tong dapat na nakaseal. Pero since tinanggal ko na, dahil hindi naman kinuha ng globe, so pwede ko natanggal yan dahil sure naman na hindi na nila kukuhain to. So, tatanggalin ko din ito guys para mas matroubleshoot natin na maayos. Kasi meron pang screw dito sa loob. Yan. So, ito yun guys. Ito yung modem natin. Yan. Yan. Okay. So, first, kuhain natin yung kaninang pinakata natin pang jumper. So, ito yun. Ito yung ginamit ko dahil, yan, pwede naman to. Kinat ko lang yung ano niya para makuha ko yung pinaka-metal sa loob. So, para ma-jumper natin siya, ito yung kailangan nyo. Yan, dyan yung siya pagdidikitin. So, try natin. Yan. Pinagdikit ko na. So, dapat pala guys, make sure na tama yung pagkakadikit nyo. Kasi minsan, pag inan nyo yung modem, pag umilaw, means mali yung pagkakajump nyo. So, try natin guys, ha. Saksak na natin yung adapter. So, yan. So, mapansin nyo umilaw, means mali yung pagkakajumper natin. So, ulitin ulit natin guys. Papansin nyo, hindi na siya umilaw. So, pwede na natin tanggalin itong pang jumper natin. Okay. Yan. Standby muna natin siya dyan. Okay. So, next is balik tayo sa firmware. Yung firmware pala na ito, andun sa link. So, nakasave folder siya. Andun din yung password sa baba. So, tignan nyo na lang and i-download nyo na lang. So, at first, i-run muna natin itong ADB drivers. Ayan, ito. Run muna natin ito. Ayan, wait lang natin mag-install yung ADB drivers niya.
So, press, pag nagpakita na yung press ay nagkatukint yun, then press lang kayo ng kanong key sa keyboard. Yan. So, next, pag na-press nyo na, isaksak na natin yung male-to-male USB cable. So, it's nakasaksak na sa aking desktop. Sasaksak ko na lang. So, ito siya. Yan. Yan. So, dapat may maririnig kayong tunog. Means, pag may narinig kayong tunog, means na-detect na yung modem natin sa ating PC. Yan. So, para ma-detect tong para sure lang na na-detect na yung modem natin. So, click nyo lang tong Huawei drivers. Ay, hindi. Device manager pala. Yan. Device manager din. Punta kayo sa ports. Punta kayo sa ports. Okay, punta kayo sa ports. Then, ito. Kailangan merong Huawei Mobile Connect download port na nakalagay. Means, okay na. Okay yung pag-jump nyo ng modem. Okay. So, close na natin to. Close na natin yan. Then, next step is magdi-debrand na tayo ng ating modem. So, ang firmware, ito ang yung firmware natin. So, ito, yung B315 update 21.329. Yan, .exe. So, double-click nyo lang. Okay. So, lalabas nga pala yung password. So, ang password lang nito is Jerome Laliyag. So, yan. So, sa kanya galing tong firmware na to, kaya credited kay Sir Jerome. So, okay. Click okay. Yan. So, please connect your device to continue. Yan. So, device connected. So, na-detect siya. Okay. So, yan. Nag-success siya. Yan. So, wait nyo lang na matapos yung ano, yung pag pag-download ng firmware sa modem natin. Yan. So, mapapansin nyo yung ilaw is yan. Ito yung meron siyang ilaw na white. Yan. So, yan guys. Wait lang natin. So, wala na kayong gagawin pala dun sa binigay ni Sir Jerome Laliyag na firmware. Once na din, double-click nyo sa SD-RAN, magra-run na lahat yan. So, magda-download na kayo. Easy na lang yung, ano, yung pag-debrand ng modem natin. Yan. So, wait lang po. Meron na siyang mga LED light na blue at and another two white LED. So ayan, so patience lang guys kasi medyo matagal-tagal yung pag-download ng firmware dun sa modem natin. Ayan. As you can see, ito siya. Ayan.
Yeah. So yun guys, natapos na yung pag-download ng firmware sa modem. So ang nakalagay na dito is install finish, press any key to continue. So press any key daw. Okay. Press any key. Yan. Okay. Yan. Then pag asa na ba yan? Okay, press any key, then once na pindot nyo na or na-close na natin yung command prompt, then pwede natin tanggalin yung mail to mail cable. So tanggalin na natin to. Ayan. Mail to mail cable. Yeah, tanggalin na natin 'yan. Tanggalin na din natin yung power adapter. Ayan. So okay na tayo sa debranding. Okay. So, ang next step natin is mag-open lang ng modem. So, magkabit tayo ng SIM card. Ito. Ang gamit ko is Smart. Yeah. Since galing kasi to sa Globe, so kailangan natin ng SIM na ibang like Sun or Tocontext or Smart. So, kabit lang natin. Yan. So, ito na siya, guys. Okay. Then, ang next natin is ikabit na natin yung LAN cable at power adapter. So, ito. Ready ko na yung LAN cable. Sapak na natin. Then, yung adapter. Sasalpak ko rin muna sa aking PC ang aking LAN cable. Okay. So, papansin nyo, nag-red siya. Nag-red yung LED niya means hindi pa nababasa yung SIM card natin. Ayan. Okay, then punta na tayo. Since na-detect na ng PC natin yung modem. Yan. So, ang ano niya is 192.168.22. So, that 8.1. Okay. So, next step na tayo dito. Sa browser natin. 192.168.8.1. Yan. Yan. So, guys, ang username lang naman nito is admin-admin lang. So, type natin admin-admin. Then login. Then close na natin to. Then next, go to next natin to. Then cancel lang to. Then kayong bahala kung gusto niyo palitan yung modem natin. Yung SSID na name. Then next, then yung current password natin is admin. So, kailangan nyo magpalit ng panibagong password. So, sa akin kasi, admin1. Admin1. Okay, finish. Yan. So, nag-success na siya. So, ito. Yan. Yan. So, at first, sa akin kasi naka-open line na to. So, dapat di pa dapat mababasa yung ating SIM card. So, once na hindi pa nabasa yung SIM card, ang gawin lang natin is and dapat pala no service yung nakalagay dyan. Pero since yung ginamit kong modem is open line na, so tuturo ko na lang kung paano. So punta tayo sa telnet natin. So, i-double check natin kung yung telnet natin sa PC is naka-open na. Okay?
So, punta lang tayo sa may control panel. So, punta kayo dito sa may programs. Then, program and features. Ah, mali. Ay, hindi, tama. Then, turn Windows features on and off. Yan. Oops. Kailangan nating i-add pa yung isa para mas makita nyo ulit. Yan. So, kailangan hanapin yung telnet sa baba. So, yan. Dapat siya naka-uncheck. Sa iba kasi naka... Ay, hindi. Dapat siya naka-check. Sa iba kasi naka-uncheck yan. So, since naka-check na siya, so, click na natin yung OK. Yan. So, ganun yung pag-double-check ng telnet client natin kung naka-open sa PC. Okay. And then, close na natin to. Then, ang next procedure is... okay. So, balik na tayo din sa PATI. So, ito yung PATI natin. So, double-click nyo lang to. Okay. Ito yung PATI. Yan. Double-click nyo lang. Yan. So, since ang IP address ng modem natin is 192.168.8.1. So, type natin 192.168.8.1. Then, click nyo yung telnet. Okay. Then, yung port is magiging 23. So, mababago siya. Then, click open. Yan. Okay. So, add ko lang ulit para mas makita nyo. Yan. So, dapat ang lalabas yun is yung root at Android. Yan. Ito dapat ang lalabas sa kanya. Okay. Then, para ma-open lang natin yung modem natin, type nyo lang unlock. Unlock. Then, press enter. Yan. So, unlock success, rebooting. So, mag-reboot yung modem natin. So, wait lang natin mag-reboot. So, yan. Nag-red light na ulit siya. Means, nag-reboot na yung modem natin. Yan. At yung sinasabi ko sa inyo, guys. Once na nag-ganto na yung kulay ng LED light niya, ibig sabihin, open line na yan. So, since kanina kasi, di ba, nag-green siya agad. Kasi, na-open line na natin to. So, pinakita ko lang kung paano mag-open line dun sa mga hindi pa talaga naka-open line yung modem. So, simple procedure lang. Gayahin nyo lang ginawa ko kanina. Then, yun. Magiging successful naman yan. Okay. So, since na-restart na yung modem natin, so, balik na tayo dun sa yan, sa ating web GUI para mas makita natin. Yan. So, ito na siya, guys. So, nandito sa network mode, mamimili na lang ako kung 2100 MHz, 1.8, o B1, or mas kilala sa band 1, band 3, B40, B41. So, mamimili na lang kayo dyan kung ano yung malakas na band sa area nyo. And then, sa system, makikita nyo rin yung mga device information. Yan. So, ito yung mga any other details niya ng modem. Yan. So, yun guys. So, yun lang muna ulit yung tuturo ko sa inyo. So, until next time na lang ulit. Thanks.